Hey guys, it's me, Jello Pineda, your middle-class sneakerhead, and welcome back to my channel. In today's video, we're going to be talking about the best pants that you can buy that would look good on your sneakers. So stay tuned. Thank you so much for checking on this video today, guys, and I do hope you guys are having a wonderful day. And if you're new here, make sure that you're subscribed to my YouTube channel kasi meron tayong ongoing giveaway. So we are giving away an off-white Rastaklat and an Adidas gray t-shirt. I'll link the video here on top of the screen for the rest of the mechanics para malaman ninyo kung paano mag-join sa ating ongoing giveaway. So with all that out of the way, let's go ahead and check on these pants na pwedeng-pwede that looks good with your sneakers. I would wanna share with you kung ano yung mga pants na binibili ko. May mga nagko-comment sa IG kapag nagpo-post ako ng mga pictures ng sneaker of the day ko. And then may mga nagkatanong doon kung anong pants yung mga binibili ko, saan ko sila binibili, and so on and so forth. And that's why I made the video before, kaso dahil palpak yung video, so ito gagawa tayo ulit ng panibago. These pants are widely available naman, so hindi ka mahihirapan na makahanap ng mga gantong klaseng pants. And of course, budget-wise, hindi naman sila ganun kamahal, so basically, hindi masyadong sasakit ang bulsa mo if you buy these kinds of pants. Alright, so syempre let's start off sa mga jogger pants. And sa mga jogger pants ko, isa lang ang pinagbibilhan ko, and that is H&M. Alright, so let's start off sa aking mga H&M na pants na collection. So these are, ito yung mga H&M ko na pants. So ayan yung tatak niya. Ayan, hindi masyadong kita dahil masyadong malakas yung light. Pero ayan siya. Detali lang siya na may garter. And at the same time, pag dito sa baba, ayan. Tapered yung sa baba na may parang stretchable material para at least nagka-cuff siya. So at least kitang-kita yung sneakers mo. One reason bakit ako nahilig sa ganito, number one, very comfortable sila. And then number two, syempre, kapag naka-sneakers ka, the last thing that you wanted to do is ma-cover ng pants mo yung shoes mo. Ayan, so ito yan. Jogger pants number one from H&M. So ito yung, kung di ako nagkakamali, ito yung mga tig 899 lang yata or 1,190 tapos nakuha ko lang sila on sale. Basically, kapag naka-sale sila, dun ako namimili. And yung price nito mga to, I believe was 899 pesos. Same pants from H&M. Ito naman ang medyo ang green or parang army green colorway. So it's basically the same thing. Ayan, tapered dito sa baba na stretchable and then garterized and then string. So ayan, yan siya. Ito yung brand. Next color that I have is a brown one. Mas maganda rin kasi meron kang kumbaga versatile din, meron kang black, meron kang green, meron kang brown para at least kung depende sa pop ng color ng sneakers mo. Kasi I usually wear either a white top or a black top and then joggers and then sneakers na nun. So yun. So ito same lang din. Actually pare-pares din sila ng tela. Pare-pares lang sila din ng gawa. And ito siya. Usually sa mga on-feet section, sa mga reviews ko, joggers ang gamit ko para at least kitang-kita kagad yung sneaker. And at the same time, very parang cozy boy certified din sila. Minsan no-show socks, tapos jogger pants, plain shirt, and then sneaker, either Ultra Boost or Air Max. Alright, so next jogger pants ko is also from H&M pero iba na ang ano niya, ang tela niya. So itong mga to ay yung mga divided by H&M, yung mga may blue na tab na ganyan. So ito mas mahaba yung ano niya, mas mahaba yung string niya, rope, parang medyo rope style. And then makikita mo dito na meron siyang parang hindi siya like straight lang na pants. Dito meron siyang parang medyo may tahi pa dito sa knee area. And then cuff din or garterized din yun dito sa dulo. And although ang problem ko lang dito sa gantong style, aside sa ano, medyo malalim yung dito niya. So, feeling ko para akong dancer kapag suot ko. Ito, malalim yung dito sa, ang tawag dito? Dito sa Pampanga, tawag namin ito, tumpiak. Tumpiak ang tawag namin eh. Di ko alam ang tawag sa Tagalog eh. Pero ayan, yan siya. Medyo malalim yung dito niya. So, medyo talagang parang hip-hop din talaga kapag suot mo to. Isa sa mga hindi ko nagustuhan sa tela nito guys, is nag-discolor sila. Habang tumatagal, ito nagiging parang sort of red-ish. Nag-fade yung, ito gray kasi ito eh. So ito, medyo nagiging grayish na siya ng slight. Pero alam mo, overall kung medyo, if you're looking for that medyo rugged look, ito gusto ko pa rin to. I used to have another one colored navy blue naman.
Kaso sobrang laki, as in sobrang laki sa akin. Dahil di pa ako sanay sa jogger pants nun. So parang sa, kumuha ako ng malaki para safety sana. Hindi rin pala. Alright, so we are done with my H&M H&M pants. Let's now move on sa Uniqlo. So mahilig din ako mamili sa Uniqlo dahil sobrang comfortable, sobrang stretchable ng mga ano nila, ng mga jeans nila. It's just that hindi sila ganun ka-tapered sa baba. Although kumbaga parang standard lang, normal na pantalon lang. So meron din, syempre meron pa rin ako mga sneakers na minsan gusto ko na medyo naka-cover ng konti yung sneaker than yung everyday na naka-cuff sa paa mo yung pants. So ito yung mga pants na meron ako from Uniqlo. Actually, meron pa akong tatlo sa bahay na Uniqlo pants na hindi ko na dinala kasi mostly parang ganito lang din sila. And these guys are for 990 pesos sa Uniqlo dark jeans. Yung sinasabi ko lang dito, ayan, medyo malaki-laki lang yung dito niya. Pero okay pa rin eh. Pwede mong gawing style dito is yung bitin dahil medyo loose nga yung dito niya. So pwede mo siyang i-fold na magmumukha siyang bitin sa pants tapos naka no-show socks ka, naka Ultra Boost ka or naka Yeezy ka. So yun, okay din naman sila. Hindi naman kailangan cuffed na cuffed kagad. Normal jeans, wala masyadong fade, just dark. Tapos zipper. And it's only for 990 pesos, so why not? Pwede na. And also, there are some days na gusto mo na medyo straight, parang medyo straight cut lang din yung ano, yung pants mo. Next pants, Uniqlo din. As always, syempre, kung meron kang dark jeans, dapat meron kang light jeans. So, ito yung sa akin. Uniqlo lang din, 990 pesos. And as I've mentioned kanina, ito, yun nga, medyo maluwang yung dito niya sa baba. But it's fine. Again, it's not everyday na gusto mo nakaka-cuff. Pero na-experience ko, pwede rin to sa mga J1. Yun nga lang, hindi mo na papakita yung upper part ng J1 mo. As in, parang naka-cover lang yung upper part ng J1 mo. So may ankle area, nakikita lang yung the rest of the sneaker. Pero still, okay pa rin naman siya. And that's why I still patronize Uniqlo. Sobrang comfortable nila. And then, in time, nag-stretch din sila. Eh, alam mo naman tayo, di naman tayo payat. Ano tayo, huggable tayo. So, ayun, medyo ano rin ako. Natutuwa din ako sa mga pants ng Uniqlo. Next pants ko from Uniqlo, this one is a camo na niregalo ni Mrs. Ayan, so, apart from meron siyang button dito, meron din siyang tali. So, ayan, so kahit di ka na mag-belt dito, okay lang. So this one, nasa 1,000 plus to before, tapos nung nabili ni Mrs. nasa 990 lang din siya. Sabi naman sa'yo, kapag sale doon ako bumibili, kapag hindi sale, di ko binibili. Ayan siya, dito tapered ang kanyang baba, medyo tapered siya. And very stretchable ang material. And then medyo subtle lang yung pagkaka-camo niya. So there are some, merong ibang pormahan na ano, na good sa medyo fit na camo. Ang problem ko lang dito, masyado siyang nagmukhang skinny sa akin. Although, okay lang din kasi after a while, medyo nag-loosen up na siya. Pero dahil camo, ako kasi for me, pag camo, medyo baggy dapat eh. Ito, slim fit kasi siya. Pero still, alam mo yun, still nice to have one in the collection. And again, there are some times na gusto mo medyo skinny yung fit niya. Alright, so syempre, kung mahilig ka sa sneakers, and then meron kang araw na cozy boy ka lang, yung mukha kang nag-PPE, yung white shirt, tapos para naka-jogging pants ka lang na hindi jogging pants, hindi jogger pants na kagaya na pinakita ko kanina. So, meron akong nabili from Terra Nova. Ito yan, Terra Nova. Ayan, yung mga usual na parang, yung parang pang-bakas, yung tawag ito parang pajama type na jogging pants. Staper dito sa baba. Ito. So, nabili ko to sa Terra Nova for $7.99 naman nung naka-sale sila. Yan. Tapos yun nga lang, isa lang yung bulsa niya dito sa likod. So parang, cozy boy, tapos naka-hoodie ka. White shirt, hoodie. Tapos either Ultra Boost or... ako, for this, hindi ako, ano, hindi ako mag-high top. Usually low tops lang ang susutin ko dito na no-show socks. Ngayon, ang tanging problem ko lang is yung dito sa, ano, yung dito sa knee area. Siguro, isang oras, dalawang oras mo palang suot, medyo nagbabalt na yung dito niya, gumagano na. Kaya hindi ko masyadong trip eh. Kaya nagagets ko na kung bakit yung ibang mga pants, meron silang patch dito sa, ano, dito sa knee area. It's simple because, yung material kasi na ganito, na-stretch masyado. So, kung meron siyang medyo makapal na material na nandito, at least na-avoid niya na mag-bulk up yung dito sa knee area. So, yun pala yung, ano, kumbaga yun pala yung... purpose ng mga yun. Akala ko dati medyo aesthetics lang. Hindi pala. May purpose din sila. Pero ito, usually pwede ito pang gym, pwede itong pang, halimbawa, pag nakabakasyon kayo. So, yun. Cozy boy certified din to.
Okay, so usapang pang gym, pang run, pang athletic. Since di pa makabili ng Adidas na joggers talaga. So bumili ako sa Surplus. So yung nabili ko sa Surplus is a gray jogger pants. Hindi ko alam anong brand nito eh. Basta A87. So sabi ko it's parang syempre functionality na lang din eh. So yun, medyo tapered din dito sa baba. Tapos yan, gray siya na parang digicamo print na may ano sa loob, may drawstring sa loob. Tapos although medyo baggy siya, ang sa akin lang naman total pampawis ko lang naman. Although it gets a little warm dito, which is fine kasi lalo pag nag-gym ka, gusto mo talaga na medyo napapawisan at napapawisan ka. So, kaya binili ko to. I think 300 ko lang yata nabili to, 399. Parang ganun, mura ko lang binili. So, why not? And at the same time, syempre pinakita ko lang din sa inyo kasi syempre for me kasi alang-alang mahal na pantalon yung pang-gym ko or mahal na jogger pants ang pang-gym ko, 'di ba? Or pang-running ko. At least kahit hindi ganun kasi kat yung brand niya, magagamit. Nagagamit ko siya at hindi ako natatakot na masira ko siya kasi mura ko lang siya nabili. So, we are down to our last 3 na pants at actually, nung una, hindi ako bibili ng pants sa supplier na to. Pero nung na-try ko, the first time, ang ganda ng fit sa akin. So, first, bibili rin ako ng pants kay Forever 21. However, Forever 21, I believe nag-file ka na ng bankruptcy. So, sayang. Pero sana mag-sale ka na ng pants mo kasi marami kang magandang pantalon. So, ito yun. So, bumili ako ng isang black na black denim na pants from F21. So meron siyang garterized and meron siyang string. Itong string niya sobrang haba hanggang dito. Hanggang dito, pero syempre hype beasting nga eh, 'di ba? Although ang di ko lang nagustuhan dito is yung sa likod niya, wala siyang bulsa dito sa likod. Ayan, walang bulsa sa likod. So parang design lang pala tong ano niya. Itong slit niya dito. Hindi ko alam kung kaya naka-sale to kasi walang bulsa o talagang sadyang wala siyang bulsa. I don't really know, pero nakuha ko to ng 900 pesos. Hindi, nakuha ko to ng 1,200 pesos. Naka-sale siya from 1,500. And at the same time, guys, yung sinasabi ko kanina sa knee area, ito yun. Ito yung pag-ganyan-ganyan sa knee area. Alis ito, hindi nagbabubble up yung sa knee area kahit matagal ka na nakaupo. Kasi pag nakaupo ka, yung part dito ng tuhod mo, yun yung medyo nagbabulk up dito eh. And at the same time, very tapered siya dito sa baba. Ang sobrang bagay nito sa mga Yeezys. Sobra, sobra, sobra. Tsaka sa mga, yung sa mga pwede mong itak, medyo itak paloob ng sneaker yung pants. Ito yon, ito yung pinakamagandang fit in my opinion. Although medyo mahaba-haba siya, nag-stack up siya, which is good kasi nung una akala ko pangit yung nakastack. Siyempre, as time goes by, na-appreciate mo na, ay, yung ganda, nakastack pala siya. And that's how they are supposed to be pala. Wala siyang zipper. Wala siyang zipper sa paano ka iihi. Pag iihi ka, pull down mo pa talaga to ng buo eh. Gaganan mo pa talaga eh. Kasi wala siyang zipper. Pero still, alam mo yun, it is what it is. Maporma siya. And it's one of those pants na natuwa ako nung nabili ko. Okay, another F21 pants. Ito, yan, F21. I got these on sale for 1,200 din. Basta yung mga price nila parang butal eh, 1,256, 59, parang ganun. So yun, itong pants naman na to, these are, ayan, ayan siya. Ito yung may zipper dito sa baba, ayan, marami nagkatanong dito sa F21 guys. Pero seasonal, so good luck, sana makakuha kayo. Ito naman, meron siyang dalawang rip, ayan. O may tatter siya na very ano lang, hindi very, di naman minimal, kumbaga okay lang dito lang mismo sa tuhod. The rest clean na, wala nang ibang tatter, wala nang ibang distress or tatterations or pagkakatatter, wala na. So dito lang talaga sa tuhod and then dito ako natuwa. Nung una kasi dahil sobrang haba nito, nagtanong nga ako nun sa video nung nag-shopping haul ako. Tinanong ko kung pwede bang paputol yung gantong pants na may zipper. Ang advice sa akin ng isang subscriber was, no, keep them, sabi niya. So ako, sinubukan ko naman na i-rock sila na hindi ko pinapaputol. At ang ganda nga ng effect niya. So, thank you dun sa nag-comment, hindi ko na pinaputol. So, ang maganda kasi dito kapag zipper pants, pwede mong i-close all the way down para talagang tapered na tapered siya. Or dahil medyo mahaba siya, pwede mong buksan ng konti tapos lagyan mo ng konting fold para at least medyo nag-ano sa sneaker yung pants. So yun din yung purpose nito.
At the same time, pwede mo rin siyang zip all the way up tapos fold mo. So, ayan, ayan siya. And ang color nito medyo light, parang normal pants lang siya, normal na normal jeans or denim na ano. So, at least medyo neutral. Okay, and my last pair of jeans pants for my sneakers is a Forever 21. Ayan, Forever 21 pa rin. So, may tatlo akong pants from F21. At ito ay dark naman. Dark na merong konting fade. Ang ganda, very minimalist lang yung fade niya. Medyo distressed lang konting dito sa bulsa niya. Okay. At ang pinaka na gusto ko dito, stretchable siya. Okay. Sobrang stretch niya. And again, di naman tayo payat. Medyo ano tayo, huggable tayo ng konti. So, na-appreciate ko yung medyo nagaan sa thigh area. So, medyo skinny ang fit nito. Plus, meron siyang zipper as well dito sa baba. Ayan. So, it works. Maraming, ang may zipper, very versatile din. Kasi, again, pwede, you can do three styles. You can do yung talagang zipped all the way down. Tapos, para naka-taper lang siya sa pants mo, ay sa shoes mo. Tapos pwede mo buksan ng konti, tapos lagay mo ng isang fold na ganun. Ayan. Para nakikita lang yung sa gilid, parang may sira sa gitna or something na ganun. And then lastly, you can zip it all the way down, tapos i-fold mo siya. Ayan, so mas tapered na yung datingan niya nun. Ito naman, di ko siya nabili ng sale. Nabili ko siya ng 1,500 pesos. Actually, si Mrs. pala ang bumili nito for 1,500. So, thank you, Beb, sa pants. And, syempre, sa mga pants na pinakita ko sa inyo kanina, yun yung mga nabili ko na, and kumbaga yun yung meron ako at the moment. Pero, isang pair of pants na gusto kong bilhin at gusto kong ma-acquire, one of my grail pants, sabi nga, would be above the ankle. Isa yun sa mga pants na gusto kong bilhin. Pero ang pinakamaganda niyan, guys, sa Beyond the Culture, this coming October 20th, above the ankle merchandise will be widely available. So, syempre, it is your time para makabili ka naman ng pants mo na ganun. And I think that's the time din na makakabili na rin ako finally ng aking grail na pants. Maraming ibang style. I'll link above the ankle's website and Facebook page down below if you are interested in buying pants. And these are 100% Filipino-made. And kung if you're hype, yun yung mga pants na pwede sa mga hype na sneakers na meron kayo, guys. Anyways, I do hope na nag-enjoy kayo sa ating maliit na pants section ng vlog na to. If you are new here, please make sure that you are subscribed to my YouTube channel. Again, we're still doing that giveaway. Kung matagal ka na rito, tol, thank you very much for sticking with me. Maraming salamat for checking on this video, guys, and I'll see you on the next one. Peace, guys.